entry po natin for Cannes. Ah, okay. So, this year, meron tayong tatlong pelikulang nasa Cannes. Of course, very, nasa Director's Fortnight, one of the most important, one of the most important section of the Cannes Festival is the Director's Fortnight. Yung pelikula po ni Lav Diaz entitled Ang Hupa or the Hall, starring Piolo Pascual, Shailene Magdayaw, Joel Abangan, Vicky Amador, Hazel Lorenzo, marami pa pong artista, they are participating. And yung pangalawang pelikula is titled The Manila Lover, starring Angelie Bayani. It's a co-production between Norway and the Philippines for Bossa Films and Epic Media. And then a short film entitled Ophelia with Maylas Kanati and Solomon Cruz. Tapos meron po tayo ngayon, this year, Spotlight Country tayo sa Cannes Producers Network. And we have five Spotlight producers, Idea First, 1017P, Spring Films, APT, saka, oh my god, nakalimutan ko yung isa. May isa pa. Ayun, nakalimutan ko yung isa. Okay pa. Okay. So, okay. Ang ating Spotlight producers, we have APT, Dove Studios, Idea First, Spring Films, and then 17B, guest of honor natin ngayon ng ABS-CBN Films. And then we have featured producers, sila Trev Monteras, Monster Jimenez, Madonna Tarayo, Chris Gasman, Pamela Reyes, Arlene Cuevas, Micaela Tadena, Dan Villegas. Yun, sila yung magpo-participate naman dito sa 7-day Producers Network. Mamimit nila ang 500 delegates, producers, film festival programmers, distributors from all over the world. So, talaga. Gaano ka sure na mabibenta or makukuha? Lahat ng mga projects nila in development. So, meron silang project na in development, meaning gagawin pa lang nila yung pelikula. So, dito yung mga... Oo, kumbaga, meron silang date kung kailan nila gagawin yung pelikula. Naghahanap sila ng mga co-funders, producers. Doon mismo. Doon. Market siya talaga. Yes. Meron din tayong films for distribution, meaning tapos na nilang gawin yung pelikula at naghahanap sila ng opportunity para makahanap ng mga buyers na ipapalabas, bibili yung pelikula nila at ipapalabas sa mga sarili, sa mga iba't ibang bansa. So, talagang, when you talk about Cannes, you talk about global market. You talk about, hindi lang talaga yung ginagawa mong pelikula, hindi na lang para sa Pilipinas, pero para sa Pilipinas at sa buong. Nabibenta ba talaga? Nakahanap naman ang pelikula? In the past 2 years, marami na tayong mga art house films na nakahanap ng distributors sa France, Germany, of course, the films of Lav Diaz and Brillante. Diyos ko, pagpasok pa lang sa Cannes, meron na silang distributor. So meaning, simultaneously, pagpalabas sila sa Cannes, meron na silang screening or may playdate na lang sila sa France, sa Germany, Poland, and other parts of the world. So talagang malaki yung demand when it comes to these auteur directors. Pero, of course, personally with FTCP, you know, I wanna provide more platforms for other voices and other filmmakers who I believe also has a say. I mean, they have a story to tell. And ang ginagawa namin mismo as FTCP is to give opportunities to these filmmakers. Kaya yung mapaprovide ng parang airfare, tapos lahat ng mga pupunta ng mga delegates dito. Like Star Cinema, diba, may pera naman sila, 10 something. Hindi. Ilang percentage ba sasakit? Yung sa guest of honor, kasi kami yung nag-invite sa kanila. So we're flying one representative. But I believe may mga marami pupunta rin from Star Cinema na mag-represent lang to represent the different brands that they have. And they're flying on their own. So under the FTCP support, we were able to fly one producer. And that's because kami naman, hindi mo naman dinig na, oh, kaya mo bumili. Kaya mo bumili ng ticket. Wala nang ibigay sa'yo. So, pati accommodation yan. Yeah. Ang hindi kasama is accommodation. But they have round trip flight. Tapos, a stipend. Meron sila $400 per day sa araw for 3 days. And then, they have a badge. So yung badge nila, is Cannes Producers Network badge. It's the highest badge that would allow them
watch films, participate in the market, go to the pavilions, attend different conferences, immerse themselves in world cinema. So, ang laki ng opportunity for them to just experience the global market and world, and how to work with international stakeholders. What kind of budget for this project? Siguro nasa mga 2 million, more or less. Nasa mga 2 million because yung aming booth, we're sharing it with Singapore. So, isa sa mga major projects namin, yung programs namin is to really continuously expose our Philippine cinema to international platforms. So, and then of course, yung support namin for the producers. In terms of their flights. Ano yung significance ng one spotlight yung Philippines? At saka paano inayos yung pakwento? We are the only Asian country na nakasama dito sa spotlight. At dito sa spotlight na to, 7 bansa lang from all over the world ang kasama. So, kinalbugan natin ang China, ang Korea, well, ang Japan, lalo na ang Bollywood, gano'n. Well, I think, siguro, I don't know if they applied of this or if they submitted, pero ako kasi, hindi nila kilala ang Pilipinas as a country na gumagawa ng films na pwedeng i-consume ng international market. At hindi nila alam na talagang malaki ang industriya ng pelikula ng Pilipinas dito. Kasi tayo lang nakakaalam kung gaano kalaki yung industriya natin. Kasi lahat ng pelikula natin, dito lang talaga pinapalabas. So, ang goal ng FDCP is to promote our industry na kaya natin gumawa ng films for the global market. Ang Korea, China, Japan, India, they are known to produce films not just for the consumption of their local audience, for the domestic market, but international market. Pero pag sinabi mong Pilipinas, papalabas sa festival, tapos na. We don't want, for me, I want to change that kind of perception about us. Because we have very skilled producers, we have a skilled workforce here. We have amazing stories na I feel can elevate to a more universal context na mas ma-appreciate ng buong mundo. And I feel that this is, dito na tayo, parang we're celebrating 100 years of Philippine cinema, na enjoy na natin talaga yung mga pelikulang ginagawa natin para lang sa Pilipino. Pero ngayon, lakihan natin, hindi lang para lang sa Pilipino, pero para sa Pilipino at sa buong mundo. Katulad ng ginagawang pelikula ng mga banyaga na nakakarating dito sa Pilipinas. Diba? Paano mo negotiate? Paano mo tinrabaho? Charmed! Hindi, siguro makulit lang talaga ako. I'm really, really passionate about what I'm doing right now as chair. I remember when I had a meeting with them, sabi nila sa akin, parang, your enthusiasm is so infectious. Yung parang feeling nila pag I'm trying to really negotiate or I'm really trying to, you know, create that partnership. Parang feeling nila, may kailangan silang gawin. Yung parang, parang feeling namin after ng discussion, kailangan namin tumulong or kailangan namin, because I always tell them that, you know, the Philippines is ready, we're very aggressive. Our producers are really going towards a direction of just collaborating with not just our local producers, but the world. So, you are the platform who we believe can really provide and arm this industry with the knowledge, with the connections, with the network, and, you know, when they feel that parang passion siguro, parang they, and yun nga, non-stop, we always email them, kasi wala kami slot to, wala kami talagang slot dito eh. Parang sabi sa amin, set na talaga yung mga nagpa-participate dito, wala kami space for Philippines, kanya. But we just got an email last year, January, they say na parang mukhang merong isang slot na mag-give up. Kukunin nyo ba? Diyos ko talaga, nag-scrum talaga kami. Sabi ko, no, we'll take that. We'll pinapasa ko agad sa board ko na parang, you know, this is a way in for us to create that image that Philippines is a collaborator. Philippines is knowledgeable, has the capacity to work with international players. How are you excited? Buti pa lang wala.
Oo, parang, hindi, this year kasi, parang, yun eh, parang simula nung nakuha namin yung slot last year. I wanna secure that, especially in the next 3 years, kasi nga, 100 years of Philippine cinema, I feel na, ang 100 years of Philippine cinema, hindi lang siya celebration, it's really on ground, anong gagawin natin sa susunod na isang daang taon. Asan tayo, saan ang direction ng Pilipino film? Are you excited to Oo naman. I mean, last year he was in Berlin. And first time kong na-experience kung gaano siya nire-respeto ng lahat ng mga film festival organizers. Like, they have so much respect for his cinema. They have so much respect for what he does. You know, I think, you know, yung perspective nila sa mundo, sa bansa, nagre-reflect sa cinema niya. And whether it is for or against, you know, so if it's something that we have to provide a space for that voice. So I'm really proud that it's happening in my time. Na hindi tayo nawawala ng pelikulang pinapalabas sa mga pinaka malalaking festivals sa buong mundo.